Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kakao. Tira mo kakao yan si Percy, kakao. Magaling talaga. Pero talagang kakao, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira, oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga, oh yeah, oh yeah. Pader, kinigiba, basta't mali, kinabangga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Balita, impormasyon at mga isyung may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyong palatuntunan ang Lapid Fire na inyong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po yan sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, muli po tayong tatalakay ng mga paksang pag-uusapan natin ngayong gabi. Tayo po'y sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa mga gumagamit po ng Digital Boxes at TV Plus. Nasusubaybayan po sa buong mundo ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng live streaming sa FB at sa YouTube. Sa mga nais magbigay ng reaksyon, maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon ho, dun sa bandang kanan ng ating live streaming. Meron po tayong chat room. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At makakasama po naman natin sa technical side ang ating technical director si Ana hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang politika nga naman, mga kaibigan, ano po? Eh, wala pong pinipiling panahon yan eh. Lalo-lalo na sa lungsod ng San Juan. Nag-aaway daw po itong si Jinggoy Estrada at saka si ano ho, San Juan Mayor Francis Zamora. Minumura ni Jinggoy Estrada si Mayor Francis Zamora sa kanya pong FB Live. Oh. Ang pangit. Bueno, mga kaibigan, talaga may mga taong ganyan. Eh. Ano po? Minumura ni Jinggoy si Francis Zamora. Yung mayor ngayon, mga kaibigan, na tila, ewan ko kung bakit may mga nagre-reklamo rin sa San Juan, ha? Eh, yun nga, si Jess Bartolome, isang gabi, di ba, nag-message sa atin. Dahil wala pa ho yung, wala raw tulong yung barangay sa kanila. At meron pa ho, ha, nagsasabi, walang hindi sila nadadatna ng tulong. Diyan po mga residente ito ng San Juan. E ngayon, mga kaibigan, ang pinag-aawayan nila, minumura ni Jinggoy Estrada, ito pong si Francis Zamora, tungkol daw dun sa proyekto yata ng anak ni Jinggoy na si Janela, yung konsihal na nag-iisang Estrada na nakalusot nung nakaraang eleksyon, ano ho? Konsihal. Eh, may project yata ito na ginagaya yung project po ni Bico Soto. So, yun po, ha? Yung project na yun, yun yung rolling store. Meron daw rolling store si Kwan, si Janela. ito daw, pinatitigil yata ni Mayor Francis Zamora. Siyempre, hindi naman sila mayor ngayon. Ba't ikaw magdidikta kung ano gagawin mo ngayon sa San Juan? Siyempre, kung ano yung gustong ipatupad ng mayor ngayon dyan, yun ay ipapatupad. Gusto yata ni Jinggoy, Kwan ho. Gusto yata nitong angka ng mga Estrada, sila masusunod, ho, mga kaibigan, kung ano, ipatutupad ng nakaupong mayor. Ang galing ni Jinggoy, ano? Dalawang beses nagpakwan niya na nagpa-testing niya ng COVID. Yung pangalawa yata sa bahay nila, mga kaibigan. Sana kung talaga nagmamalasakit si Jinggoy sa mga mamamayan ng San Juan at yung kanyang angkan, mga kaibigan, na isinuka nung nakaraang eleksyon, ba't di niya ipatesting lahat yung mga taga San Juan? Bakit rolling store? Kailan pa nyo naging business yung rolling store? Ginaya nila kay Bico Soto. Sa bandang uli, sila pa bidar yan. Hindi, si Bico Soto gumaya sa amin. Ganyan yung angka na yan, mga kaibigan. Hindi naman sila mayor, gusto sila magpapatupad ng mga patakaran. Ano po?
Ito pong sa Japan, may balita tayong natanggap eh, kung paano ipatutupad itong kwanho, itong ano tawag mo dyan, yung emergency, state of emergency sa Japan. Mamaya, babasahin natin ito para lalo na marami tayong kababayan dyan, nakatira dyan eh, mga kaibigan eh. Babasahin natin yung patakaran dyan na ipatutupad. Hindi naman mabigat, ha? Hindi grabe yung pagpapatupad nila o yung implementation nila, mga kaibigan, nito pong state of emergency. Hinahanap ko eh, ito ho, pinadala sa atin itong balita eh, para malaman din ng ating mga kababayan, ano po, ha? Ito yung Tokyo Policy Plan after State of Emergency Declaration. Babasahin natin ito kasi marami nakikinig sa atin dyan sa Japan, ano po, sa iba't ibang lugar dyan. At kung ano yung mga nasasako po nitong tinatawag na State of Emergency na idineklara sa Japan. Pero meron silang mga benepisyong makukuha. Hindi katulad dito, ubus na raw ang budget. Eh. Wala pa natatanggap yung tao, ubus na budget. Naghahanap daw ng ibebenta. Ano kaya ibebenta natin? May tumanggap kaya. Alam mo yung pagkatapos nitong kwan, itong crisis na to, mga kaibigan, di kaya natin subukan. Di ba mga ine-export natin eh, OFW? Ano kaya't subukan natin eh, baka nangangailangan ng mga bansa ng mga magnanakaw. Yun ang export kaya natin, mga kaibigan. Meron ding nagbabalita sa atin mula sa Hong Kong, ah, mga kaibigan, na mga residente ro na kikinig sa atin. Mga residenteng Pilipino ron. Oh, at saka hinihimok natin yung ating mga kababayan, padalan tayo ng kahit na mga update, yung mga latest na kanilang nangyayari sa kanilang mga lugar, lalo na sa ibang bansa. Para kung may maganda ho, eh mapagtularan din dito sa Pilipinas. Pero wala tayo nakikitang pinagtutularan eh. Ito nga ho, may dumating daw ng mga kwan, ha, na mga inchik dito, mga kaibigan. Mga doktor yata yan, ewan ko kung anong klaseng mga doktor yan. Ang sinalubong, mga kaibigan, sa kanilang pagdating. Ito yata yung mga sasali sa frontliner. Eh, pero hindi raw direktamente itong mga sasabak sa mga sa mga pasyente. Ewan ko kung ano pakay nito pong mga inchik na dumating dito. Mga volunteers daw ito. Pero sa pagkakaalam natin, sa lahat ng nabasa natin, mga kaibigan, mga bansa, tinatanggihan ang anumang ayuda, anumang gustong itulong ng China. Ultimong face mask, mga kaibigan, ayaw tanggapin sa ibang bansa. Dito lang ho, ha, mga kaibigan, sila welcome. Welcome na welcome yang kay Remulla. Kasi po eh, yun na nag doon ibinenta yung kwan eh sa mga inchik eh, yung Island COVID.
Island Cove, di ba? Tingnan nyo yung coincidence, ha? Ang pangalan ng resort na ibinenta ng pamilya Rimulya, Island Cove. Dati yung Cove Lanja. Cove, C-O, Victoria, E. Dati yun ay Cove Lanja nung araw. Ngayon, nung later on, pinalitan ng pangalan, ginawang Island Cove. Kasi, nagdagdag yun. Nagpalaki ng lupa, nagtabo ng dagat. Tinabunan yung dagat, mga kaibigan, para lumaki yung sakop nung Island Cove. At kamakailan nga ho, binenta ito noong nakaraang taon. At yun ang ginawang hub ng mga Inchik, yung Pogo. Yung Philippine Offshore Gambling Operation. Nasugal, mga kaibigan, na walang pakinabang ang Pilipinas at ang gobyerno natin. At mga VIP ho yan, exempted sa batas yan na hindi pwedeng sumabit. Wala na akong nababalita doon sa mga lumabag sa batas, gumawa ng krimen. Napawang mga nagtatrabaho di umano dyan sa Pogo. Ewan ko, baka inabswelto na po sila mga kaibigan Pero tila lumalabas po na wala ng pondo ang gobyerno At parang meron ng pahiwatig ng panawagan sa mga negosyante. Kung ako naman tutulong negosyante, kailangan pa bang may connection sa gobyerno? Kung talaga matitinurin yung mga negosyante natin, mga kaibigan, on their own, dapat gumawa na sila ng tulong katulad nung nabanggit natin kagabi, hindi po ba? Pero masama, wala pang nakakarating na tulong. Hindi pa lahat ay naaabot nitong yung grocery na lang, yung grocery yung pinamimigay nila. Ang dami nagsasabi, hindi pa sila nakatanggap niyan Ito pa, lalo na itong pera. Sabi ko sa inyo itaga nyo sa bato. Magkakaproblema tayo pagdating sa pera, mga kaibigan. Merong mga lugar na pinapipirma raw ng kung ano-ano. Ewan ko kung ano yung pinapipilapan sa kanila. Siguro sila yung napili na bibigyan. Ay nako, mga kaibigan, walang kasiste-sistema po Lalo na DSWD, naku po. Nakakatakot yan DSWD, mga kaibigan Paano magiging sistema ngayon sa bigayan? Meron sinasabi. Sa Makati raw, sa Makati. Narinig ko, pinapilapan. Ang matatanggap daw, 6,500. Kupit ka agad ng 1.5, ano po? Tapyas na po agad ng 1.5. Pero hindi pa ho doon nagtatapos yun. Kasi yung 6,500 daw, di umano. Yan para sa tatlo katao. Pagdating po sa pera, sabi ko sa inyo nagkakaiba-iba na ang istorya. Ano po? Nagkakaiba-iba na ang kwento, mga kaibigan. Kumpara doon sa simula,
na in-announce ito na bibigay ng tulong, mga kaibigan, sa mga ika nga po mamamayan dahil dito sa pagpapatuloy nitong lockdown. Wala naman tayong problema sa lockdown. Gusto nga natin yung enhance sa community quarantine na yan ay ma-extend. Ewan ko, ba't hindi pa ideklara? Kesyo, pinag-aaralan pa, pabor daw si Presidente. Ba't pabor-pabor pa, ideklara nyo na. Wala naman tumututol dyan. Ultimong si Vice President Lenny Robredo, sang-ayon dyan eh. Ba tayo magdadalawang isip pa? Bakit pa tayo magpapatumpik-tumpik? Kasi sa umaga, hindi ako nakakalabas. Hindi ko nakikita itong mga matitigas ang ulo. Nababalitaan lang natin na wala rin daw pala eh. Labasan din ang labasan ng mga damuho. Meron, mga tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Hindi sumusunod, eh ba't hindi natutugay-gayan yan, hindi nasusubaybayan yan ng mga LGU, ng barangay. Yan po ang hirap eh. Ang dami-daming tao sa gobyerno pero hanggang ngayon hindi pa ho na-o-organize yung sistema. Mula nung itayo yung barangay na yan, hanggang ngayon walang sistema. Yan eh, nag-iintay lang kasi ng mga eleksyon yung barangay. Para nang sa ganun eh, kumita sila sa mga politikong pulpol, hindi ho ba? Ito po mga kaibigan, ang latest update sa Japan, ano po ha? Ayon daw sa balita doon galing sa Japan, inilabas ng Tokyo Metropolitan ang kanilang magiging policy plan na isasagawa after na maideklara ni Prime Minister Shinzo Abe ang state of emergency ngayong araw. So, sa mga kababayan natin na nakatira sa Tokyo, kailangan maging aware dito sa mga ano ito, mga policy, yung mga pulisiya, ito yung mga protocol na ipapatupad habang pinaiiral itong idiniklarang state of emergency. Ayon ho sa balita mula sa Japan, walang mangyayaring lockdown. Walang lockdown eh, mga kaibigan. Sa anumang city sa Japan, maging sa Tokyo. So parang magiging normal pa rin daw ang pamumuhay ng mga mamamayan na merong konting restrictions lamang sa mga prefecture na sakop nito pong idiniklarang state of emergency. Mga kaibigan, kasi yan ito, yung prefecture yata, ano yan eh. Hindi ko malaman kung provincial yan o region yan eh. Probinsya, mga kaibigan, ano ho. Ngayon, para naman sa mga facilities na related sa lifeline ng mga mamamayan, ibig sabihin yung, pangangailangan para mabuhay ang tao, mananatiling bukas ang mga ito at magiging operational ito. Pero papakiusapan din nila ang mga ito na magsagawa ng countermeasure upang hindi kumalat ang coronavirus. Ito ha, ganito sila magpatupad. Kailangan alam din natin para makita natin kung ano rin ang magiging resulta nitong gagawin nila, mga kaibigan. Habang tayo
eh, may sariling sinusunod dito sa ating bansa. Oh, ang mga allowed nilang mag-operate, ang mga papayagan na mag-operate, eh, ito po, babasahin natin mga sumusunod, ano ho. Dali. Ospital, ayan. Pharmacy at mga medical facilities, iba pang medical facilities. Siguro mga clinic, ganoon ano ho. Oh, tapos supermarket, convenience store at saka mga wholesaler store, etc. Ha? Oh, hotel. Ba, hotel, papayagan eh. Mag-operate. Ha? Yung mga inn, ha? Ano-ano, mga maliliit na tuluyan, di ba? Public housing facilities, etc. So, walang epekto yun sa negosyo ng mga hotel, mga kung ano-ano. Supermarket, tindahan, mga ospital, pharmacy, siyempre, bukas yan, allowed yan. Ito pa, public transportation. Tuloy din ang operation. Yung train, bus, taxi, rent-a-car, ship, airplane, etc. Oh, delivery service. Yan. Factory, financial institution. O, siyempre, mga banko yan, di ba? Kasama dyan. Public office like City Hall and Post Office. Sa atin, sarado na Post Office, di ba? O. Yung public bath, yung parang sauna, pero hindi sauna yun, sento yun, sento sa kanila. Ah, yung liguan lang yun. O, public bath. O, pagkatapos, ang mga covered ho, sakop nitong state of emergency. Ha? Ano ba ito? Ayon sa plano ng Tokyo, ire-request nila na magbigay ng order na isara naman. Ito naman ang mga ipapasara. Oh, ito yung mga sumusunod ha. School facilities, mga eskwela, university, JUCO, driving school, kasama yung driving school. Kasi doon sa Japan, hindi basta-basta ang makapagmamaneho ka, tinuruan ka sa bahay nyo, ng kasama mo sa bahay, nagmaneho kayo, tinuro sa'yo, atras abante, cambio, liko, ha? E doon sa Japan kasi, hindi ka pwedeng makakuha ng lisensya hanggat hindi ka nag-graduate sa driving school. Talagang pag-aaralan mo at napakamahal ng bayad para ka makatapos ng driving school. Malaki ang bayad dyan para ka makapag avail ng lisensya sa pagmamaneho. Hindi basta-basta. Hindi katulad dito yung mga driving school dito, lang kwenta yan, mga kaibigan. At rasabante lang din tuturo sa iyo yan eh. Eh doon talagang tuturuan ka. Oh. Ngayon, isasara yan. Ha? Sport facilities. Katulad ng gym, swimming area, bowling, skate ring, golf practice area, o batting center, sports club, etc. Sarado lahat yan. Mga entertainment facilities tulad ng dome o yung parang mga arena, di ba? Movie theater, sinihan, ano ho, live house, at theater hall, museum, library,
etc. Yan ang mga sarado. Oh, sa amusement facilities naman, tulad yung mga cabaret, mga nightclub ito. Oh, dance hall, bar, private video store, net cafe, may internet cafe, oh, manga cafe, meron pa sila rin, manga cafe. Yung manga, ano yung comics yun eh, di ba? Oh, karaoke, mahjong house, pachinko, oh, pati yung pachinko. At iba pang mga game center. Yan, mga hindi papayagan. Yung mga mall, shopping center, home center, na hindi nagtitinda ng mga pagkain at medicine, sarado yun. Ibig sabihin, kung may mall, at sa loob ng mall ay merong pharmacy, siguro sarado yung mall, pero yung pharmacy bukas. At saka yung grocery, ha? Supermarket. Yan, pwede yun. At tulad dito, yung mga malalaking mall dito, di ba? Ang binubuksan lang nila, supermarket. Oh. Beauty parlor. Oh, sarado rin. Kaya pagkatapos ng state of emergency sa Japan, paglabas ng tao rin, puro papangit na rin eh. Pati dito, ultimong barberya rin sasara. Pati mga isakaya, yung mga inuman na parang dito ngayon, yung mga uso rito, yung isakaya yan eh. Pwede ka rin kumami yung mga pagkain din, pero mura-mura mga pagkain. O, sarado na po lahat yan. Yan ang covered ng state of emergency. Ito pa ho. Sa mga restaurant at iba pang mga tindahan na nagtitinda ng pagkain, maaring manatili silang bukas sa umaga, daytime. Oh. At maaring paikliin ang kanilang business hours. Ito'y hindi pa na ipapatupad, pero siguro inihahanda pa nila yung mga detalye nito kung paanong pahihintuin niya ng anong oras papayagan. As you can see, sa policy plan nila, mostly magiging normal. Bali, normal naman eh. Isipin mo dun, may public transport dito sa atin, wala eh. Diba? Oh, meron yung maraming, meron dun na hindi papayagan na hindi pinapayagan dito. Pero doon, state of emergency ito, ha, mga kaibigan. Oh. Ah, magiging normal ang lahat kung kaya't walang dapat na ipagpanik. Oh, di ba dapat ganito pinapaliwanag ng pamahalaan? Para yung mga tao kumakalma kasi sasabihin natin, huwag kayong magpanik. Wala tayong sinasabi, papanong yung detalye ipapatupad eh. Kaya dito sa atin, nagpapanik ang tao. Oh. Ito ay plan ng Tokyo area lamang. Pero malaki ang posibilidad na ganito rin ang maaring gawin sa Itama, Chiba. Ito kasi yung mga sakop ng state of emergency, ang Tokyo, Metropolitan Tokyo. Tapos sa Itama, malapit lang sa Tokyo, sa Itama ken. Chiba ken, malapit din sa Tokyo yan. Kanagawa, malapit din sa Tokyo yan. Yung mga lugar ng Kanagawa, malaki rin yan eh. Yokohama, yung Kanagawa yan eh. O, yung Hiratsuka, oh, maraming lugar yan. Eh, diyan kami galing noon nakaraan eh. Oh, mga kaibigan eh. Sa Osaka, ayan. Oh. Hyogo, Ken. Puro ito mga probinsya, mga kaibigan. Pag sinabing Ken, hindi lang ako sure kung ano katumbas nung
pag sinabing Ken dito sa atin. Ako, pagkakaintindi ko, probinsya ni. Eh. Ha? Oh, yung Fukuoka Prefecture. Pag sinabi prefecture, yun yung Ken. Oh, ngayon, mga kaibigan, yan yung sakop, covered area. Hindi naman lahat eh. Ha? Oh, dahil pang lugar sa Japan. Naku. Eh, yung Fukuoka, nasa isang ano yun eh. Nasa Kyushu yun eh. Eh, laki-laki ng Kyushu. Oh, marami pang ano ro, nandun na Nagasaki. Di ba? Oh, ang Kagoshima. Ang dami yan, mga kaibigan. Ang laki nung Kyushu na yun. Pero doon, effective lang itong emergency, state of emergency, doon sa Fukuoka. Sa Hakata yan, mga kaibigan. Ang pinaka-capital ng Fukuoka is Hakata. Oh. Ayan po, mga kaibigan. Salamat din. Pinsasalamatan natin yung mga nagpapadala ng ganito. Kasi ito, pagtutularan natin to eh, mga kaibigan eh. Kung ano magiging resulta nito, makikita natin. Kasi mabilis yan eh. Mabilis lang naman malalaman ng resulta kung may epekto ito. Siguro, sinusubukan nila i-operate muna yung mga transport para hindi bigla. Oh, kung meron magiging epekto ito sa paghupa nung pagkalat ng COVID-19, mga kaibigan, siguro, halimbawa, wala nangyari, lumaki pa rin. Oh, unti-unti nilang kwan. Kasi, sabi nga sa inyo, sila pag nagdedeklara ng mga ganyan, hindi katulad dito, wala namang nakahandang plano. Kaya hanggang ngayon, hindi maalaman kung yung mga kababayan nating nagre-reklamo na hindi pa sila nahahatiran ng tulong, hindi pa nakakatanggap kahit nung grocery, mga kaibigan na puro sardinas, ha? Hindi pa rin nakakarating sa kanila yun. Eh paano? Walang plano. Yan ang problema sa atin. Hindi katulad sa... At walang organisado, ha? Organisado sila. Halimbawa, sa Amerika, eh lahat kasi dyan, merong SS number ang tao. Yung SS number mo, halimbawa sa Amerika, no? Pag binigay sa iyan, habang buhay mo ng number yan. Hindi na mababago yan. At walang pwedeng mag-claim yan kung ano yung ibinigay sa yung number. SS mo, kay non-working ka, kay ikaw ay working. Parehong may SS yan. So, mga kaibigan, eh covered. Ang tao, lahat, naka-register, mga kaibigan. Kaya, madaling ipatupad ang sistema. Ha? At hindi mo pwedeng nakawin yung pera ng tao. Hindi katulad dito, nagre-reklamo, eh bakit anya, yung pati adik, nagre-reklamo raw eh. Ang sabi raw nung mga adik, eh bakit nung tukhang nakalista ako, eh ba't ngayon hindi ako kasama sa listahan? Oh. Yun ang mga ano yun, mga biro. Pero, mga kaibigan, tama naman yung sinasabi nila eh, kasi walang sistema. Wala tayong ano eh, wala tayong pamamarang sistema para mapapano mong padadaluyin talaga. Ha? Kung ano man ang merong ipamamahagi sa publiko, sa mamamayan. Oh, hindi ho ba? Oh, hindi katulad sa Amerika kasi nakalista. Dito hindi. Eh, mga barangay dito, nagpapatira ng hindi naman pinapayagan tumira doon sa barangay nila. Mga hindi taga ron. Hindi ba? Hindi katulad sa Japan, ha? Ganito, sistema. Umupa ka ng bahay. Hindi ba? Manunuluyan ka sa isang apartment o isang mansion. Karamihan doon, mansion eh. Yung mga kondo.
Oh. Tira ka, yung mga apartment. Oh. Pagtira mo dyan, isang araw, wala pa sigurong isang linggo. Ha? May kakatok sa pinto mo. Police. Mga kaibigan. Oh, kakausapin ka. Oh, bago pala kayo dito, ganito. Eh, may daladalang ano yun? Pamphlet. Ha? Ito ang number ng police. Ha? At tapos, ito schedule ng pagtatapo ng basura. Ayan, may schedule. Oh, kakatukin ka ng police. So, doon, alam kung sino yung nakatira doon. Eh, dito hindi eh. Dito, walang hiya eh. Ang mga barangay eh. Maraming barangay, walang hiya. Isa sa kawalang hiya nila, pinagkakakitaan nila, yung mga tao, hindi nakarehistro eh. Nakarehistro lang yan sa COMELEC. Pinapayagan nila sa lugar, tumira, kahit hindi taga ron. Basta magagamit nila na maipalistang butante. Yan magaling ang mga barangay kupitan. Ha? Mga barangay kupitang walang hiya. Oh, mga kaibigan. Pero ine-entertain yan nang walang hiyang COMELEC. Di ba? Di ba? Meron mga batas yan na eh, yung mga kakandidato nga eh, kailangan eh, isang taon o anim na buwan, isang taon, nakatira ka na ron bago ka irehistro ng COMELEC. Dapat yung maging mahigpit yung batas na yun. Wala tayong kasiste-sistema, magulo ang sistema natin. Ha? Dito, ang nagpapa-register pa sa COMELEC, barangay din. Sipin mo ini-entertain ng COMELEC yun. Bakit ikaw magpaparehistro? Hindi mo bigyan ng certification yan. At ang masama, bibigyan mo nga ng certification, pero alam mong hindi tagaroon yun. Di ba na vulgar na yan? Noong nakaraan sa Maynila, nangyari yan, di ba? Oh, isang building dun sa Maynila. Pinuntahan diyan sa Divisoria. Oh. Isang address lang oh, ang daming makikita mo sa registration ng COMELEC. 100 yata yung isang address, 100 na nakarehistro na butante. Isipin niyo 'yon. Bakit? Eh nung puntahan, building pala 'yun na abandoned. Oh, ngayon, yung mga pinarehistro ngayon, mga vendor sa Divisoria na umuupa ng espasyo ron yung matutulugan lang. Kasi yung mga tindera sa Divisoria, karamihan hindi taga Maynila. Mga taga Laguna, kung saan-saan eh. Malalayong lugar, umuwi pa. Eh, ba't sila umuupa ron? Kasi kung kukwentahin nila ang gastos nila, kung sila magbibiyahe pa uuwi, eh kukulangin pa sila ng oras. Sasakay pa sila. O, uwi sila. Anong oras na sila makakarating sa bahay? Mapupuyat sila. Kailangan nila gumising ng madaling araw, makaalis ng madaling araw. O, eh na pa itutulog nun. Kaya ang ginagawa, kahit na tigi 1,000 piso, ang babantot na nga nung tinutuluyan nila, importante lang eh, makahiga eh, makatulog lang eh. Oh. Ang nagpapaupa dahil condemn yung building abandon, wala yung mga may-ari o kaya eh hindi maipagawa. Oh, yung nakikialam doon mga barangay captain. Oh, anong gagawin? Sila nagpapaupa. Pagkatapos, ipapatala sila sa COMELEC bilang mga butante. Hindi taga ron yun eh, pinatala mo ron. Oh, eh Tagalog, nakatala rin dun yun. Ito namang mga malangyang COMELEC, mga kaibigan, eh kwan,
kahit nakatala na sa iba, tinatala pa rin na butante rin sa Maynila. Isipin ninyo yan. Yun lamang kuhan dyan, yung Baseco, naku, Sus Mar Joseph, lintik ang flying boater dyan. Eh, yung Baseco eh, karamihan na nakatira dyan, di naman taga Maynila eh. Oh. Yung mga natira dyan na hindi taga Maynila, dati nang natira dyan, sila yung pinupuntahan ng mga taga-probinsya, yung mga galing probinsya, dyan pupunta. Eh, kadalasan pa, yung mga may kaso sa probinsya, dyan nagpupunta eh. Kaya mga barangay captain dyan, puro ano rin eh, kriminal, mga kaibigan. Eh kasi puro maraming halangang bituka dyan eh, na nakatira dyan eh. O, di ba ang daming nangyayaring krimen dyan, di naman nalulutas ng police. Ha? Pinababayaan lang ang mga kaso. Kasi puro mga andaing kriminal. Hindi ko naman nila lahat, ano. Eh, inayos na nga ni Mayor Lim dati yan eh. Di ba? At ang balak pa nga sana ni Mayor Lim dyan kung naipagpatuloy niya kanyang termino. Ito yung ginagaya ngayon ni Isko para masabing siya may programa. Hindi sa kanya yun. Programa ni Lim yun. Kasi yung huling term ni Lim sana, doon niya gagawin itong mga housing project para sa mga mahirap. Low cost ito, yung mga building, condominium type, na hindi ganong mataas, hanggang mga fourth floor lang, ganyan. Oh, mga kaibigan, dyan sana balak ni Mayor Lim ipatayo eh. Baseco, di ba nilagyan, si Mayor Lim ang naglagay dyan ng, dati walang palengke yan, pinatayuan ni Lim ng palengke. Dati walang eskwela dyan, para makapag-aral yung nakatira dyan, kinakailangan, sumakay siya ng pinakamababang sakay niya, dalawang sakay. Elementary lang ito, wala. Kailangan lumabas ka dyan. Nasa labas ang eskwela, malayo. Pinaka-konting sakay mo, dalawa. Kase palabas mo dyan ng Baseco, kailangan mo mag-tricycle hanggang makarating ka sa Bonifacio Drive. Oh, mga kaibigan. Sa pier, di ba? Labas ng pier. Pagkatapos, sasakay ka na naman kung saan ka pupuntang eskwela. Eh, pinakamalapit dyan, yung Almario, di ba? Malapit kila Mayor Lim yun. Almario Elementary School. Oh. Ngayon, eh, pinatayuan ni Mayor Lim ng elementary school building. Hindi pa yun. Pati high school building, nagpatayo si Lim doon. Dalawa yung eskwela riyan. Si Lim lang ang nakagawa noon. Naglagay ng playground dyan para ang mga bata dyan may laruan. Oh. Tapos eh, dyan din naglagay kasi malapit sa dagat dyan, di ba? Oh. Eh, nagpatayo din dyan si Mayor Lim ng evacuation center. Building din ito. Apat na palapag din na building. Sapagkat dyan, pagka nagkaroon ng kalamidad, bumabaha. Pag tumaas ang tubig dyan, eh malulunod yung mga tao dyan. Kaya, nagpatayo si Mayor Lim ng evacuation center sa loob mismo itong sinasabi natin, ha? Sa loob mismo ito ng Baseco. Oh, evacuation center, dalawang eskwelahan, elementary, tsaka high school building. Palengke, public, ultimong palengke nga, wala dyan. Oh, pinagawa ni Mayor Lim ng talagang palengke. Mga kaibigan, ba't ko alam? Eh, minsan, nasama ako dyan eh, araw pa ng Pasko yun eh. Namigay lang ng pera dyan si Mayor Lim sa mga bata. Eh, alam niyo si Mayor Lim, pag Pasko't birthday niyan, ang pinamimigyan niya, mga bata. O kaya yung pumupunta rin sa
ano, Hospicio de San Jose. Alam niyo kung bakit? Eh doon siya, ano, iniwan ng magulang niya. Si Lim eh. O kaya hindi niya nakakalimutan yung pag-birthday niya. O kaya may okasyon. O. Ganon. Eh, pag-birthday nga niya nung araw eh. Isang birthday niya eh. Napunta ako doon sa Tondo. O. Mga kaibigan. Din daming tao. Hindi sa bahay nila. Oh. Dahil lahat ng bisita kumakain, pati sa mga... Ang kagandahan dyan, pag birthday ni Mayor Lim, pati mga kapitbahay nila naghahanda ng pagkain. Yung mga katabing bahay, dikit-dikit ang bahay dun eh. Iskinita yun eh. Pati mga kapitbahay ni Mayor Lim, naghahanda ng pagkain. Eh, ang daming tao ron. Sipin ninyo yun. Ha? Lalo mga bata, nako. Alam nila, pag birthday ni Lim, mamimigay yun ng pera. Kaya yung mga bata ron, naku, Sus Maria Sef, ang pila. Eh, ang haba nung iskinita. Ha? Dulot-dulo yun, mga kaibigan. Sipin ninyo. Hindi nauubos yung bata. Ngayon, napunta ako ron. Isang birthday ni Mayor Lim. Meron siyang katapat na bahay. Nalaman eh, nandun ako dahil nakikipagkwentuhan ako sa mga ibang kakilalang kasama ni Mayor Lim na kakilala ko. Eh, ayan baan niya si Percy Lapid? Baka pwede maimbita rito sa aming bahay. Eh, pumasok naman ako. Wala namang handa yung tao pero gusto lang ako makilala. Pangalan nga nung Fred eh. Kapangalan ni Mayor Lim eh. Sabi niya, alam mo, nakikinig kami sa iyo lagi. Dito, maraming nakikinig sa iyo. Eh, ako, katukayo ko yan, si Mayor Lim. Eh, nung araw, pulisyan, mahilig yan sa aso. Kaya marami akong nalalamang istorya ni Mayor Lim na hindi niya naikwento, pero nalalaman ko ha, sa mga taong nakakakilala sa kanya. Oh. Sabi niya, eh, nung araw yan, eh, pagdating ng gabi, eh, sasabihin niya sa akin, no, Fred, meron bang tao? Doon sa iskinita, titin niya kung walang kumitao. Kasi yung mga aso pakakawalan, ang dami raw alagang aso niya, si Mayor Lim, doon sa Tondo, mga kaibigan. Oh, pagkatapos, meron isang bahay doon, inimbita rin ako, nalaman din, nandun ako. Eh, nung pagpasok ko eh, may mga kandidatong konsihal doon eh, damuhong konsihal eh. Aba eh, hindi sila pinapansin ng tao, hindi naman sa pagyayabang, ano ho. Eh, nung malamang ako eh, yung mga nakatira doon sa bahay, nagpakuha lahat ng litrato sa akin, samantalang yung mga kandidatong konsihal, walang pumapansin eh. Oh, hindi sa pagyayabang ha. Oh. Napunta ako ron, eh, lumabas ako, eh, ako'y naninigarilyo ko. Eh. Alam niyo naman si Mayor Lim, allergic sa sigarilyo yan. Sa naninigarilyo. Oh, ako lang yata naninigarilyo, nakakausap ni Mayor Lim. May iba, tumigil na sa sigarilyo. Eh. Oh, ngayon, isang araw, birthday ni Mayor Lim nga, katayo ako doon sa labas dahil nanigarilyo ko. Abay, bigla na lang eh. May humablot ng kamay ko. Dito ka niya. Di ba, iskinita yon. Meron pa mas maliit na iskinita. Ha? Maliit, makitid na iskinita. Ang kitid lang. Biglang may humila sa akin. Sabi niya, dito tayo. Baka masagasaan ka ng tao dyan. O, kasi mag-uumpisa ng mamigay. O, yung tao, dadagsa, di ba? Aagos yung tao. Alam niyo kung sino yun? Ha? Humablot sa akin. Dito anya tayo manigarilyo. Nanigarilyo kami. Sino yun? Oh, ito ba, pahulaan ko? Ha? At bibigyan ko ng pera, makakasagot? Sa pagbabalik natin, ha? Tuloy natin yan.